eto na nga, gagawin ko na yung dahil painting ko pang 4 days ko na. So, ngayon, ipapakita ko siya, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. And kung ano yung mga materials na ginagamit ko. Hello. So, ito yung mga gamit ko sa ginagawa kong diamond painting. First, ito yung mga tray. Dito ko nilalagay yung aking mga diamonds. Ito yung pen. So, ito yung ginagamit pang lagay nyo dun sa inyong canvas. And, ito yung wax. So, guys, yung wax, ginagamit dito yun sa pen. Dito sa dulo. Kita nyo? Yan, yan, yan. Lagay natin na konti. Yan, sa dulo ng pen na yan, ginagamit dyan yung wax para dumikit ito. Yan. So, ito yung mga diamond beads ko. Yan, yan yung mga yan. So, ito yung mga ginagamit ko sa paggawa ko ng diamond painting. And, ito naman yung canvas ko. So, baliktad ko siya ginagawa. So, inumpisahan ko siya sa taas. Pero pabaliktad ko siyang ginagawa para yung roll niya dito sa likod, nandyan lang siya. So, eto na yung nagawa ko. 3 days ko yan yung ginawa. Medyo malapit nang matapos yung taas. So, ang size ng diamond painting ko is 50 by 100 cm. So, papakita ko niya sa inyo kung gaano siya kalaki. Wait lang. Ito na nga yung aking canvas. So, tatanggalin natin yung pagkaka-roll para may kanya siya kailangan sa kalapit. Ayan. So, siya. Ito ang pagkaan. So, pagkaan mo, pinakamataas yung tuktok nito. Tapos, yan. So, kasi nakaupo ako, kaya nasa baba siya. So, 50 by 100 cm yung canvas ko. Malaki siya, guys. So, maybe hindi lang 5 months or 6 months na tapos ko. Kasi, every 2 hours, every day lang ako gumagawa. After off sa work, ayun ba yan, napakala. After off sa work, kakain, wash, gagawin yung everyday chores, like something wash, toothbrush, yung sa mukha, something ganyan. Tapos, kapag free time na ako, eto, ginagawa ko pa. May time of painting. So, nakita ko kasi sa TikTok. Anyway, guys, follow yung TikTok. Twitter post ko yung aking painting. And, anyway, nakita ko kasi sa TikTok to. Maraming gumagawa ng mga diamond. Maraming gumagawa ng diamond painting. And then, so, naisipan ko yung gumawa ng diamond painting. Sabi ko parang may pagkaagalahan na lang ako habang free time ko kasi minsan, alam nyo ba, napupuyat din ako na nanonood kasi ako sa TikTok. Mga videos doon sa pinapanood ko. Kasi nungabot ako ng 11, something ganyan. Bago ako natulog. So, why mag-diamond painting din kaya? Para naman, meron ako pinagkakabay. Worth it naman yung pagbili ko. Kahit naman medyo mahal. Worth it naman siya kasi nakaka-enjoy siya gawin mo. Promise. Yung hindi mo namamalayan yung oras. Hindi mo namamalayan yung oras ng paggawa mo. Kasi nag-i-enjoy siya ang gumawa mo. So, kung okay nyo, i-try nyo rin ito, guys. Maganda talaga. Promise.
Depende naman sa sukat ng canvas niyo kung ano yung sukat ng canvas niyo kung magkano yung ulitin. So, sa internet kasi minsan, maraming mga sellers na nakikita ng diamond sa mga diamond painting. So, nakikita sa internet or may TikTok kayo, siguro labas naman sa For You page niyo kung sino yung manibenta ng diamond painting or kung sino yung gumagawa. Comment lang kayo doon. Tanong nyo kung saan na pwede bumili. Ngayon, ilalagay ko rin dito sa vlog ko kung kanino ko bumili ng diamond painting. So, later on, pag-post ko ng video, ilalagay ko yung Facebook account o yung pangalan yung kinukuhanan ko ng diamond painting. Just in case na gusto nyo bumili o gusto nyo gumawa ng diamond painting, PM nyo lang siya. Okay? So, we'll start na. So, umpisa na natin. So, tapos ko ulit yung mga gamit ko. Ito yung mga tray. Kung saan ko dinalagay yung aking mga diamond. Diamond talaga eh. Kasi ngayon taong doon diamond. So, diamond. So, even though it's a real diamond, it's diamond. Colorful diamond. And these are my pens. Ginagamit ko ito panlagay ko sa aking pen. And most important is yung wax. Kung wala kayong wax, hindi didikit yung mga diamond. So, let's start! Nakalimutan ko pala guys, ito yung ginagamit kong pattern. So, ito yung patterns na, ito yung mga number ng diamond. Kung saan meron siyang corresponding pattern. So, dito kasi, makikita nyo kung ano yung number na gagamitin ng diamond. At kung ano yung pattern na lalagyan. So, sa isang set ng diamond painting, nandito na yung pattern nyo at yung set ng mga diamonds na nalagyan nyo dito sa canvas. So, kung tingnan nyo yung canvas and then look for this pattern and tingnan nyo yung corresponding number ng diamond. Like this, oh. Meron siyang corresponding number. So, bawat diamond plastic, meron siyang number. So, titignan nyo kung ano yung symbol and then yung number na diamond. So guys, start na tayo. Hi. So ito, sisimulan na natin yung paglalagay ng diamond. Hey. Ilaw kasi ito sensor. Kasi guys, dito ako nag-vlog sa taas. Kasi sa room. So ayan, sisimulan ko na yung paggawa ko ng diamond. So ang number na ginamit ko is 3835. So medyo light violet siya. So, eto kasi yung next dun sa pattern na gagawin ko. Kasi yung iba, nalagyan ko na siya. So, para yung buong taas nito, malalagyan siya ng buo. Kailangan magawa ko siya lahat. So, ilalagay na natin siya dito sa tray. Yan. So, konti lang muna. Hindi muna masyadong punuin. Kasi just in case sumabog, sayang naman yung mga diamonds. And after, sealed nyo na lang yung plastic. Ayan. So, ito na yung pen na ginagamit. Make sure na meron siyang ayan. Meron siyang wax sa loob. So, ganito lang siya. Kunin niyo yung ano. Kunin niyo yung diamond. And then, ayan. Hello? Hawak niyo yung ito na to. Ayan. So, hawak niyo na yung diamond. Kita niyo ba? Ayan. Kita niyo ba? So, hindi masyadong kita kasi kakulay halos. So, pagka-dip nyo ng ganyan, didikit na siya dun sa pen. So, saka nyo siya ilalagay dun sa may pattern. So, ganito lang yan kadali. So, pagdikit nung ano, diamond, ilalagay nyo na siya dun kung nasaan yung pattern na paglalagay nyo. So, kapag nagkamali kayo, just in case, nagkamali kayo ng lagay ng diamond, pwede mo siyang alisin. Through tweezer. Kumuha kayo ng tweezer or chani. Wala kayong tweezer, chani na lang gamitin nyo. Ayan. So, yung mga pattern na nilalagyan ko is yung letter C. Ayan. So, wait lang. Mapakita ko sa inyo kung paano, kung siya dinidikit. At para makilala na rin yung pattern. So, ayan. Makikita nyo yung canvas ko. Ayan. Lapit natin ng konti.
May makikita kayong mga pattern-pattern dyan. May makikita kayong mga corresponding patterns. So, yung mga patterns na yan, yan yung mga lalagyan nyo ng beads. So, yung ginagawa ko ngayon is yung letter C. Ayan. So, lahat ng letter C na yan, nalagyan ko siya ng laman. So, makikita nyo, kuhain nyo yung, ayan, didikit lang siya nyan. So, pag dip nyo ng ganyan, automatic, didikit na yung diamond and ilalagay nyo siya doon sa kung nasaan yung letter C. Ayan. So, dapat yung diamond ay hindi nakatihaya. Kasi, pag nakatihaya yan, hindi yan makukuha ng pen. Ayan. So, kailangan nakatihaya yung diamond para dumikit siya dun sa pen. Automatic didikit yan para magnet. And then, ilalagay nyo siya doon sa corresponding pattern. Ayan siya. Ayan. So, mano-mano to guys. Isa-isa nyong gagawin. Isa-isa nyong ilalagay yung mga diamonds doon sa pattern. So, pag gumagawa nito, mahabang pasensya. Sobrang habang pasensya. Kasi, syempre, isa-isa nyo siyang ilalagay doon sa patterns nyo. So, kailangan sipag at pasensya lang po ang paggawa ng diamond painting kasi hindi naman basta-basta ito nabubuo at hindi siya basta-basta ginagawa. Kumbaga, tugo at pawis, paghihirapan kung ano yung ginagawa. Tsaka syempre, enjoyin nyo na rin guys. Kasi hindi naman magiging maganda yung outcome ng ginagawa nyo kung hindi kayo nag-enjoy, di ba? So, ito na yung mga diamonds na nadikit ko. So, marami pang kulang. Anyways, ilang araw pa lang naman akong gumagawa. Pero worth it naman kasi natutuwa ako pag marami na ako nakikitang dumidikit. So, samahan nyo muna akong gumawa dito. Ang schedule ko kasi kapag gumagawa ako nito, halimbawa natatapos akong mag-shower ng mga 8:30 kasi syempre after work, nagluluto pa kami. And then syempre habang nagluluto, kwentuhan. Habang kumakain, kwentuhan din. So medyo humahaba yung oras. So mga 8 ganyan or past 8, 8:30 ganyan. Pagkatapos kong mag-wash, mag-shower, ginagawa ko na siya. So, minsan, hanggang 10 or 10:30 or 11 kasi. Siyempre, inaanak ko naman yung pagtulog ko kasi kinabukasan, pasok din naman ako. So, ito nga, nakita niyo naman ako paano ko gumagawa ng diamond painting. So, add me on Facebook, add me on, meron din ako Instagram at meron din akong TikTok. So, ilalagay ko na yung link ko dito and bahala na kung gusto nyo kong i-add or what. And this is it for now. This is for my vlog. And don't forget to subscribe my channel. Click na rin yung buttons para ma-notify kayo if ever meron man akong post na bago. Hindi naman ako guys madalas mag-vlog. So, otik-otik lang yung vlog ko kapag ako'y gumagala or kapag meron akong time. So, see you! For my next vlog. Bye-bye.